Matalakay nga natin to, mga kababayan ko, panandalian lamang. Itong update dito sa DSWD. Binalaan ngayon ni Secretary Erwin Tulfo ng DSWD yung mga sindikato ng sa 4Ps. Hindi lang dapat mga sindikato sa 4Ps ang binabalaan. Mga kababayan, mariimpong pinagbabawal ng ating batas na yung mga nakakatanggap po ng 4Ps ATM, yung mga 4Ps Pantawid Pamilya Program, yung mga nagsasanla po dyan. Binabalaan ko po kayo, mga kababayan ko, may karampatang parusa po yan kung kayo po ay mapapatunayan na ang inyong mga ATM ay isinasanla ninyo, mga kababayan ko. Mabigat po nga kaso yan, mabigat po na matatawag natin yan na krimen sa batas. Papasok po yan. Sabi naman dito ni Sir Erwin Tul, papatungkol doon, tuluyan po ang operasyon ng DSWD para tukuyin at linisin ang listahan ng mga 4Ps members o listahan ng mga 4Ps. Sabi nga noong nakaraan, tanggalin ang dapat tanggalin, alisin ang dapat alisin, at kung kayo ay nakaahon na sa hirap, dapat na nga kayong alisin dito sa linya. At ipalit natin yung mga kababayan nating hikahos, mga kababayan ko. Yan ang mga nasabi ni kapatid na Erwin Tulfo. At right now, mga kababayan ko, nagbigay pa rin ng latest update itong si Secretary Erwin Tulfo patungkol naman po ito sa mga sindikato sa loob. Ayan na, sa loob ng ahensya. Ayun, mga fixer. Ito, doon, sabi niya, babasahin ko lang po, mga kababayan ko. Ha? Doon sa mga sindikato na isama ko, sindikato, isama ko na yung mga fixer sa labas ng DSWD. Ayan, mga kababayan ko. Fixer sa labas ng DSWD. Ay, nako, binabanata na po kayo ni Secretary Erwin Tulfo. Magbilang-bilang na po kayo ng araw. Ayan, na tinutukoy na po, sindikato. Isama nyo na rin po yung mga fixer. Ay, uso pala yan. Kala ko sa LTO lang may fixer. Akala ko sa LTO lang nagkakaroon ng fixer. Yung pala, nagkakaroon din pala ng fixer sa DSWD. Ayan, mga pagapang. Ibig sabihin yan, yung mga empleyadong nagpapagapang. Yung mga empleyadong nagpapagapang dyan sa labas ng DSWD, nagbibigay ng padulas para ayusin. Pabilisin yung mga papers. Ako, binabalaan talaga kayo dito ni Secretary Erwin Tulfo. Magbilang-bilang na daw po kayo ng araw. Ito pa ang karagdagan na sinabi niya. Itigil na ang inyong kalakaran. Meron na ho tayong bagong pamunuan. Kung dati, hindi kayo napapansin dahil busy ang DSWD sa pamimigay ng ayuda, ito pong pamunuan namin ay magbibigay ng oras para habulin at kasuhan kayo, mga kababayan ko. Mariin din sinabi ni Secretary Erwin Tulfo, dahil niloloko nyo hindi lang ang mapamalaan, kundi ang mga mahihirap, mga kababayan ko. Mariin pong banat yan ni Secretary Erwin Tulfo na tinututukan ko ngayon ng DSWD dahil napakaganda pong pag-usapan nito, mga kababayan. Sana po, Secretary Erwin Tulfo, kung ako po'y mapapakinggan nyo po, linisin nyo rin po yung mga staff, yung mga ahensya ng DSWD, lalong-lalo na po yung mga kabataan na marami po ngayon na nagre-reklamo dahil sa pang-aabuso. At hindi lang po pang-aabuso, Secretary Erwin Tulfo, tutukan nyo rin po yung mga, alam ko natutukan nyo nga po, yung mga maaangas, yung mga suplado, yung mga ayaw mag-entertain na mga kababayan natin, mga kapatid. Yan po yung mga ano, lalong-lalo na po sana, tutukan nyo rin po yung mga social welfare natin dyan na talagang gumagawa ng kabalbalan sa loob ng ahensya ng DSWD. Meron pa po, Mr. Erwin Tulfo na Secretary Erwin, na sana ay mapanood nyo po ito nang sa ganun, mga kababayan ko, maidulog po natin yung mga hinanaing na mga kababayan natin, lalong-lalo na po, kailangan na kailangan ng ating bansa ang DSWD sa panahon na to. Dahil ang DSWD ay takbuhan po ng mga mahihirap, hindi po ng mga mayayaman na mga nakukulong na kabataan
na ginagawa pang kapirahan ng mga nasa loob ng ahensya. Kung hindi niyo po maitatanong, mga kababayan ko, ang DSWD po ang nagke-cater o nakakasakop ng juvenile system ngayon ng mga nakukulong na kabataan na nai-involve sa murder. Yan, mga kababayan ko, yan po ang isa sa mga nai-involve dyan ng mga kabataan. Sila po ang nangangasiwa niyan at tigit sa lahat, mga kababayan ko, sila po ang humahawak ng mga kung saan dinadala dahil iniiwasan nga po natin ang mga kabataan ay mapasama sa regular na pwesto ng mga nakukulong o mga preso. Subalit, mga kababayan ko, napapansin ko lang po, nais ko rin idulog sa inyo, Sir Erwin Tulpo, na meron pong mga ahensya nyo ng DSWD as of today na ginagawa pong parang mini kulungan yung mga shelter natin. Dahil na usong-uso pa rin po doon sa loob ng mga shelter natin yung style kulungan na pamamalakad. Mga kababayan ko. Yung estilong pamamalakad na kulungan. Meron pa rin po dyan na tinatawag na mayor, babosyo, at mga bastonero. Yan yung mga salitang kulungan, mga kababayan, na inyong maririnig sa akin, nalalaman natin. At ang balibalita ko, sa loob daw po ng DSWD ay mga naghahari-harian pa rin po yan ng mga kabataan na yan na gumawa ng krimen o anuman na ginawang masama sa labas. Subalit, ngunit patay mali siya po ang dating administrasyon ng DSWD dyan. Sana po magawan po ito ng paraan nang mapatino po natin yung mga kabataan ng ganun, paglabas po niyan, tuluyan magbagong buhay. Hindi po pumasok at extension po ang kulungan. Ako naman po ay naniniwala sa inyong magagawang maganda, lalong-lalo na sa ating bansa, lalong-lalo na sa ating bayan, na inyo po talagang tinatrabahong mabusisi ang ating DSWD. Sana po ay huwag nyo pong tantanan na linisin ang bawat ahensya, ang ahensya ng gobyerno na yan, dahil lugmok sa kahihiyan ang mga dating namumuno po dyan, mga kababayan. Sa panahon na to, si Secretary Erwin Tulpo lamang ang nagbigay pansin, lalong-lalo na sa usapin ng ayuda para sa mga Pilipino, mga kababayan ko. Iyan po ay pinakamagandang trabaho ng ginagawa ngayon ng ating Secretary Erwin Tulpo. Kaya po ako'y naniniwala na kaya pong linisin yan ni Secretary Erwin Tulpo sa panahon na to, mga kababayan. Muli po, Secretary Erwin Tulpo, ako po ay bumibilib sa inyong tapang at suporta sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa pamamalakad dito sa DSWD, mga kababayan ko. Yan po ang kapatid na, yan po ang ating Secretary Erwin Tulpo mula sa DSWD. Nagbigay mong kahe, nagbigay mensahe sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga sindikato sa loob ng DSWD.